My name is Coach Joseph and welcome to Soundstage Sargo Music Center. Oh, baka nagtataka kayo, ba't parang kakaiba yata ang content na nilalabas natin today. Hindi yung usual na nilalabas natin mga performances ng mga estudyante, o kaya naman yung SSTV sama-sama tayo, o kaya yung mga segments na show ko to, tapos meron pa yung Berna, meron pa yung Kikay Halukay, diba? O kaya SSTV Top 3. Ngayon, we've decided, dahil pandemic and hindi makalabas ang mga bata, we've decided to create a video blog na tutulong sa mga estudyante natin, not only students ng Soundstage, but also yung mga ibang tao dyan na merong passion sa singing. And I hope we will be able to help you out. Hindi naman natin sinasabing ito na yung talagang perfect na training sa singing, but still, we firmly believe na makakatulong ito sa inyo one way or another. Okay? So, our first topic for today is Competition 101. We have 10 questions na sasagutin natin sa sarili natin para malaman natin kung talagang dapat na ba tayo sumali sa competition o kaya ready na ba talaga tayo sumali sa competition. Okay, kapag mahaba ang ano natin, ang discussion natin, puputulin natin to into parts para naman hindi naman masyadong boring, di ba? Okay, so umpisa na natin sa question number 1. Yan, dala ko yung ano, kodigo ko. Do you have the guts to sing in front of an audience? Okay, so you have to answer that na kaya mo bang kumanta sa harapan ng maraming tao? Minsan kasi parang sa bahay, kumakanta ka. Sa toilet, marami sa inyo, marami sa atin, hindi lang kayo, hindi lang ako ang kumakanta sa toilet. Halos lahat tayo kumakanta sa toilet. Bakit? Dahil ang ganda ng acoustics doon, kagad nagbabounce, nag-echo, nagre-reverb ang boses natin. Okay? So, ang tanong, kaya mo bang gawin yung pagkakanta sa toilet sa harapan ng maraming tao? That's one question you need to answer. Kung hindi, anong gagawin natin dyan? Eto na, start na tayo ng tip. Gather your peers, yung family mo, barkada mo. Then, before doing that, mag-practice ka sa bahay. Gawa ka ng routine, yung galaw, yung facial expression, emotion. Gawin mo lahat yan. Then, invite all of them. Then, perform. Magpe-perform ka sa kanila. Then, maiisip mo na, ay, hindi ko nagawa yung ganito, hindi ko nagawa yung ganyan. Kasi medyo nervous na ako nung panahon na yun. Tapos sumapit na ako ng ganon. When that happens, that's okay. It means na nagkakaroon ka ng, ang tawag dito, ng presence of mind. Nalalaman mo kung ano yung maling ginawa mo and you have the time to correct yourself. So, babalik ka na naman sa training and practice. So, ganon ang singing. Hindi lang siya basta nag-practice ka sa bahay, go na yon. Hindi. You have to test yourself every now and then para malaman mo kung nag-i-improve ka. We have to build our presence of mind. Hindi lang basta adrenaline na lang na kanta ka, okay na yon. Okay? So, number 2. Diretso na tayo. What's motivating me to join? Maraming samples yan. Ano yung nagpo-motivate sa atin? Bakit tayo sasali sa contest? Is it for experience? Is it to win? Trip mo lang ba ito? To prove something sa mga kakilala mo? O sa sarili mo? O for a loved one? O kaya pangarap mo ba talagang manalo sa isang competition? O kaya ng pangarap ng ibang tao for you? Diba? Kasi ang laki ng difference nun. Or peer pressure. Alam niyo yung peer pressure, yung pinilit ka lang ng mga barkada mo. Marami akong barkada niyang high school talaga, pinilit din ako. Ayun, palpak sa ako lang yata ang ano hindi nakalusot. Ako lang pala talaga. Ayun. Di ba? Or are you good enough? Ayun. So, aalamin natin ano yung nagmo-motivate sa atin. Kasi usually pag magde-decide ka ng something big, for example, joining a competition, dapat sa'yo ang motivation. Ika nga sa'yo ang dahilan, ikaw ang umuo, hindi yung pinush ka lang. Pero may mga tao talaga na they need some pushing, yung parang udyukin mo lang, o sige na nga, sali na ako. Pero mahirap din yun at hindi rin maganda yung minsan kailangan pinipilit ka pa.
Kasi kapag ang barkada mo nagsawa, magpilit sa'yo, wala nang magsasabi, uy, sali ka, wala nang ganon. Alam nilang gusto mo lang magpapilit dahil alam nilang magaling ka. Okay? Minsan, humble brag na ang tawag dyan. Yung parang nagpapababa ka, hindi po ako magaling, hindi po ako maano. Pero, di ba pagkanta, halimaw, di ba? There's a fire smiling in my heart. Between appearances and bring me out of time. Ikaw, kung magaling ka kumanta, edi, very good. Diba? Ika nga, wag na yung, hindi po ako marunong kumanta, hindi po ako magaling kumanta. Hindi. Usually, ang mga magagaling kumanta talaga, pag sabing kanta, o oh, sige po, ano pong gusto nyong kanta? Ganun na lang agad, hindi na yung, teka nga, wala akong preparation. Teka nga, ano muna ako ng paypakwa. Ayan, ino muna ako ng ano, ng salabat. Ayan. Di ba? Ika nga, kanta lang kung kanta. Kasi ang singing is a passion. So, kailangan passion ang nagtutulak sa atin when we're joining competitions. Okay, number 3. Do you have a conditioned voice for competition? Condition na condition ba ang boses mo? Meaning, sabihin eh, may contest in 2 months time, ang isip mo, ay okay lang, 2 months pa naman yan eh. Magpa-practice na lang ako 1 week before. No, that's not the way to do it. Kung feeling mo magkakaroon ng contest o alam mo may contest in the future, there's no other time to practice but now. Ganun palagi yan. Bakit? You have to condition your voice, lalo na yung vocal cords mo. Kailangan nag-stretch yan, nag-open up yan, lalo na yung throat mo. Or else, pag kumanta ka, hello everyone! Yun. Magtataka kayo, paano ko nagagawa na biglang mag-throat ako na parang, hey, oh nga, no, ba't ganyan ang boses mo? Yan. Kasi, it's ang boses natin, minamanipulate lang natin ang vocal cords natin. Kung mali ang gamit mo, mali ang lalabas. That's why, kapag nagtuturo ako, kapag sabi, o sumabit ba? Tinanong ko, sumabit ba ang boses mo? Sasabit, hindi po. Diaphragm ba yan? Opo. Pero alam mo namang kayod na ang voice box niya, di ba? Ang vocal cords niya. So, ika nga, it takes one to know one. Yun lang yun. So, hindi mo maano na, hindi napansin. No. Don't underestimate your judges when they're judging you sa competition. Alam nila ang hagod ng boses, kung natural kang husky o malat ka lang talaga. Tandaan nyo, mahirap maging malat during competition. That's why, kailangan alam mo rin yung tamang training, tamang practice. Overdoing the practice, hindi rin nakakatulong kasi masisira ang boses mo. Ayan. Kita mo, number 3 pa lang ba? Ang tagal na nag-usapan natin. Okay, feeling ko, itutuloy natin si number 4 up to 10 sa next episode. Pwedeng 4 to 6, 4 to 7, bahala na. Kasi syempre, gusto ko, naiintindihan ninyo and naka-focus kayo sa topic na pinag-uusapan. If you have any questions, huwag kayo mahiyang mag-comment dyan sa comment section below. And also, please subscribe to our YouTube channel para naman mas marami makapanood, and also click the bell button para ma-update kayo kung anong merong bagong video ang Soundstage. And also, i-share nyo na rin sa mga kaibigan ninyo dahil malay nyo gusto pala nilang kumanta, nahihiya lang. Again, thank you so much, and this has been Coach Joseph for Soundstage Sargo Music Center. Soundstage for training.